topic. Okay, so may nagtatanong ng aking opinion tungkol kay Sarah Geronimo at saka dun sa kanyang napangasawa. Ano masasabi ko dito, yung opinion ko? Sa totoo lang, ako, I always believe. Yan naman tayo sa I always believe. Eh. Pero I always believe kasi talaga na ang magulang, walang hinangad yan, kundi ang kabutihan ng kanilang mga anak. Yan talaga yung paniniwala ko. So, yun sa nangyari doon sa magulang, particularly yung nanay ni Sarah Geronimo, para sa akin, naiintindihan ko eh, yung sitwasyon ng nanay. Bakit? Kasi, kung makikita mo yung career ni Sarah Geronimo, di ba, kung sinusundan mo yung batang yon. Ang ganda ng career niya, walang mga chismis before. Kumbaga talagang makikita mo na magandang pinalaki, 'di ba? Sa ugali, career-wise, okay yung ano niya, okay yung career niya. That's all because of her parents, 'di ba? Lalo na yung nanay, kasi yan yung masyadong ano eh, kung hindi ako nagkakamali, yan yung talagang not trained, but paano bang term doon? Parang yan yung nagabay, yun yung nagabay sa kanya, yung nanay niya. So ngayon yung sa issue na gustong mangyari nung nanay na yung about the prenuptial agreement, para sa akin, dapat lang, di ba? Kumbaga actually, ano nga yan eh, dapat nang galing yung initiative doon na sa lalaki. Hindi na dapat umabot ng ganyan eh, na may skandalo pa. Dapat nang galing na yung initiative doon sa napangasawa. Kasi kung titignan mo, kung talagang wala ka namang interest, I'm not saying na may interest no, yung lalaki dun sa yaman nitong si Sarah Geronimo, pero kung wala ka naman talagang interest doon, ano ba naman na maggumawa ka ng prenuptial agreement, 'di ba? Para lang doon sa ikakapanatag ng loob ng mga magulang ni Sarah. Kasi sabihin mo after yung parents doon sa pera, I don't think so. And tingin ko talagang ang pinapangalagaan lang yung kapakanan. Kumbaga yung ma-secure yung pinagpaguran din naman nung si Sarah Geronimo. So yun, yung sa nagtatanong ng opinion ko about doon kay Sarah Geronimo. Tsaka doon sa yung nangyari sa kanila nung mother niya. Wala akong nakikitang mali. Unless may iba pang issues, no? Kasi so far, kasi ang pinag-uusapan ngayon, parang matunog yung sa ano eh, yung sa paglipat, no? Nung yaman, sabihin natin, yung paglipat ng yaman ni Sarah Geronimo dun sa parents. Kasi, kung ano man ang mangyari, di ba? Kung nakapangalan man yan sa parents, eh, wala namang ibang manginginabang yan, kundi siya din, di ba? So yun, kung ang pinag-uusapan ay yung sa financial, I believe, tama naman yung magulang. So yun lang naman po. Ito naman ulit ay isang opinion lamang. So maraming salamat until my next vlog. Bye-bye!